sa mga sinabit okay, natin. Ayan na naman, oh. Ayan na naman, Mr. Che. Palagi na dudos, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. The worst thing na sabihin sa akin, binibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Record shows also, kapag nakita ko ng polis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung polis. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung polis kung dapat hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Makikita po ng mga biktima at makikita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga parang gumawa ng kalokohan mga ito, nakalusot na naman at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Okay. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko pag ni-relieve all the way. Marami na po ako na pa-relieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito ni-relieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin very shallow, flimsy yung reason. Comsec, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonnet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo. Yung kaibigan ng mga police. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero ito ang nakakalungkot. Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo siguro sa mga followers ninyo kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi kayo nakakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung classic injustices na natatanggap ng maraming ting kababayan, iba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Makailang beses na po ako, Attorney Bernardo, sir, naka-inkwentro na pagpulis po ang may kaso, ang bagal po ng ustisya. Ang bagal ng ustisya. Daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala ng proseso-proseso, kulong na agad. Pakita po natin yung isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila. Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang ilan po nung sumugod po sa inyo, ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun. Wala po. In barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina,
Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagki-casing. Ano sinabi mo ulit? Sorry? Validating your honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yan lang, your honor. Hindi, validating. Meron ko pa sinabi na, sabi mo ano, walang warrant dahil, aside from validating, meron ko sinabi na ano, word. Para, covert operation. Covert. Yes, your honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailangan magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa'yo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, or Honorable Chair, ah yes, may warrant yan. Nasa warrant kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bonnet, tama. Kung covert operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, kailan ba mag-bonnet? Ay body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukoyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magsiserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, eh doon sinabanggit nyo pong command responsibility. Kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sana pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, eh natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, eh dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang ang sabi nga raw nila, eh baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung polis. Yung mga bagay po ng yun, eh dapat ay mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, eh para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po makikasing eh, dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lehitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Nakaplano pa rin yun meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. In short, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, meron talaga infraction doon, meron talaga mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court Resolution. Kahit na covert operation, ang sinasabi nito. Hindi rin po kasi, ang narinig ko nung nakaraang meeting, magsiserve sila ng warrant. Dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maiserve na walang okay. Body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo.
Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant, remember? And meron yes, hawak na warrant. Nila, sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant, ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyong warrant? May dala kayong warrant? You know, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsiserve po kami nun. Pero hindi... Ano isiserve nyo kung wala kayong dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Naka-blatter? Nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan na yung blatter yan? Okay, Mr. Chair. Ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudulas, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer niyo the time? Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So dala-dala niyo warrant? Dala po namin. Oh, bakit sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga police pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based dun sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinitin din yung kasi ni Tortolpo nang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga. Magsiserve ka ng warrant. Alam nga naman, magsusurveillance na kayo ni Porme. Gulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung na kayo ni Porme. Ganun lang yun. That's one. Nahirap yung ako. Daw the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo?
for the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sino pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Ha, kaninong committee pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala ko pagkaalam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang yain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque na kaya, dati akong pulis, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman mawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat mawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP o pagiging mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan anong gira gusto niyo, anong warfare gusto niyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Kung kayo matinong pulis at kinakawawa, my God, I will offer my life to you.